Judicial Decree 1559-48, promulgated January 30th, AD 1911, witnessed by Honorable Julio Llorente, Judge of Court of First Instance, Rizal, with an approved plan PSD 11-219, dated May 4, 1909, in favor of Miguel Rodriguez Reyes et al. Judicial Decree. Judicial Decree. Ang palatuntunang maghahatid ng katotohanan tungkol sa lupa na dumaan sa masusing pagsusuri at desisyon ng kataas-taasang hukuman. Judicial Decree. Ang kautusan ng korte na nakasulat sa huling bahagi ng desisyon nito, ilalatag at ituturo ang mga mahahalagang kaalaman. Tatalakayin punto por punto ang mga dokumentong personal ninyong makikita at mahahawakan. Judicial Decree 1559-48, promulgated January 30th, AD 1911, witnessed by Honorable Julio Llorente, Judge of CFI Rizal, with an approved plan PSD 11-219, dated May 4, 1909, in favor of Miguel Rodriguez Reyes et al. Ang taong hilubog ng karanasan sa pakikibaka, ang ikalimang henerasyon ng lahing Rodriguez, kinikilala ng kanilang angkan at ng pamahalaan. Judicial Decree. Judicial Decree. Narito si Ginoong Diogenes Olfindo Rodriguez. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa programang aking binibigay linaw sa mga nanonood at nakikinig sa aking mga testamento at paglilinaw sa mga taong may problema sa lupa. Itong aking programa ay para lamang magkaroon ng idea at guidance doon sa mga may problema sa lupa na gustong maligal ang kanilang posisyon at magkaroon silang legal na papeles at titulo na galing sa isang attorney's title na may approved na plano, Plan PSD 11-219, ngayon po ay aming minana sa aming mga nuno. At nagkaroon ng Judicial Decree 155948, dated June 26, 1924. Ang nasabing decree, yan po ay in-apply ng aming ninuno sa bayan ng Rizal noong 1911, January 30, 1911, at nag-mature ng decree August 14, AD 1913, at yan po ang witness ay ang huwes na si Judge Julio Llorente ng Court of First Instance Province of Rizal. Kung siya naman po ang dapat tumuklas ay ang ating mga magagaling na abogado diyan sa Bureau, ang Solgen, at ang mga direktor sa Bureau of Land ng aming legal na papilis sa lupa ay mayroon record sa archives, mayroon record sa LRA, mayroon record din sa ating sinupan ng panlupa. Kaya yan po ay aking pinapaabot sa ating mamamayan na ako'y nakipagkasundo na sa mga taong gustong magkaroon ng legal na pabili sa lupa na galing sa torrent title. Kung mayroon man iba na gustong magpatulong, bibigyan ko po ng suporta. Andyan po ang aming legal na papeles. Mayroon approved plan na-approvehan noong May 4, 1909. Mayroon accession number.
mayroon may total number, may itong tax declaration at ibang mga publication na nakasuporta sa challenge title. Ma'am, mayroon na pong isang ipapabot sa ating mamamayan na gusto po pong linawin ng ating LRA ay siya po ang holder at recorder ng ating mga titulo na sa kanilang posisyon. Kung mayroon mang question sa mga tao na gumawa ng illegal na titulo na hindi ginamit ang aming torrents title o pinilas doon sa decree at approved na plano, yan po ay questionable at magkakaroon silang problema. Kailangan po pilasin doon sa matandang decree dito sa bayan ng Rizal, kasama ang Montalban, kasama ang San Juan, kasama ang Manila, kasama ang Caloocan, Quezon City, Taguig, at Antipolo, Tanay, Baras, at isa pa sa San Dionisio, Parañaque, at Las Peñas. Yan po ay kumpleto ng segregation ng plano. Andyan po ang aming ebidensya na ang papilis namin dumating na hanggang Supreme Court po recorded po. Yan lamang po ang aking partial na may bibigay. Kasi po ang ating susunod na tutulungan ay ang bayan ng Bulacan, Pampanga, kasama dito ang bayan ng mga Ita sa Zambales, sa Pura, na pinag-aagawan ng mga malalaking isda sa gobyerno. Tinatapakan nila ang maliliit na tao roon. Ang problema diyan sa lugar na yan ay hindi nakakarating sa ating pamalahan. Lalo na sa ating Pangulong Bigong ay ang kanyang pinangako sa taong bayan. Nalilinisin niya ang mga korupsyon at ang mga taong involved. Kaya po nandito ko ngayon para ibigay ang impormasyon na legal at totoo, ang dokumento sa lupa na dapat bigyan ng pansin ng lahat ang nakaposisyon dito sa local government para magkaroon na ng linaw at umunlad ang ating bayan. Bigyan ng atensyon dito yung mga tao willing na magbayad ng kanya-kanyang posisyon para magwes. Isang lugar dito sa Marabilis, Pataan. Dito po ay talmak dito ang picking titulo. Kaya ako'y nag-request sa ating secretary na si Executive Secretary Salvador Mejia, Salvador Panilo, at ang ating magaling na abogado na si Gio Calida ng Solcheck. Kaya po ay pinapaabot ko sa taong bayan na kung maaari bigyan ng suporta ng ating pangulo. Yan po ay tatalakayin natin, ma'am, sa susunod na ating pag-uusap. At magbibigay ako ng mga dokumento na legal. Hindi ko pa na-submit lahat sa iyo. Maraming salamat po. Yan lamang po ang aking maipapaliwanag at maibigay sa inyong guide para sa mga tao na gustong maligal ang kanilang posisyon. Maraming salamat.